kung makikita nyo, marami pa siya, oh. Ayan. And ito yung parang pampatamis niya. Yung combination ng gatas and condense. Ayan. So, isa pa. Gusto mo bang kumain ng strawberry? Fresh na fresh from Strawberry Fields sa La Trinidad, Benguet. Kung titignan nyo, ganito yung itsura niya. So, ang tanong, gusto mo bang makitikim ng strawberry? Ang bango. So, ito yung strawberry from La Trinidad. It's fresh na fresh. Ganyan yung itsura niya. Red na red. Bagong pitas. And binibenta po siya ng 100 pesos per kilo. Meron ding 150 per kilo. May 300 per kilo. Depende na lang sa seller na makatransact mo dito sa Trinidad. Kasi nga, close yung strawberry farm para i-contain yung coronavirus. Kaya yun, online sellers na ngayon yung mga may pwesto sa strawberry farms. Ayan. Kaya let's begin kung paano nga ba gumawa ng strawberry salad. Ang unang gagawin natin is hugasan muna natin to para at least malinis siya, and then i-chop natin siya. I-slice lang ng into halves, and then kukunin yung leaves. Ayan, dilinisan natin. Kaya, ayan, ito yung pinaka-first na gagawin natin. So, bubukusan natin ng tubig, ganyan siya, para matanggal yung alikabok na dumako sa strawberry, ganyan siya. Ito siya, ganito siya, oh. So, hugasan natin siya. Dapat maging gentle tayo kasi this is fruits, and baka madali siyang scrub lang ng mild scrub para at least maalis yung nanikit na lupa. Ayan yung alikabok. Ayan siya. And i-drain na natin siya. You can see, medyo may mga dirt siya. And hugasan pa ng isa pang beses. So, habang hinuhugasan natin, mag-ano ulit tayo. Ngayon, okay na siya, malinis na siya. Ayan, oh. And ang next na gagawin natin is i-slice na natin siya. So, let's begin the slicing. Thank you.
And after i-slice, ganito na yung itsura niya. So, ang lalagyan lang natin is condensed and then yung gatas, fresh milk. Tapos, kung nakita nyo kanina, hinugasan ko, hinawak-hawakan ko yung strawberry. Kaya yung amoy ng kamay ko, strawberry. O, diba? Tapos, maganda to kasi mataas ang vitamin C niya. Yan. Kaya medyo maasim kasi ang taas ng vitamin C, pwedeng panlaban sa COVID-19. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung ingredients. So, ang ingredient is itong strawberry na na-slice. And then, ito yung condensed. Ayan, Alaska yung ginagamit ko. And then, itong Alaska ulit na fresh milk. Tapos, yung iba kasi kapag ayaw nila, ito yung substitute nila, yung all-purpose cream. Ayan, so, either kahit na ano dito, pero ang ilalagay ko is itong Alaska Fresh and itong condensed. Ayan. Ayan. O, ito na yung ilalagay na natin na condensed. So, ipupour na natin ng konti. Ayan. Pero huwag masyadong marami, guys. Ganyan lang siya. Ayan. Medyo messy kanina yung condensed. Kaya ilalagay na rin natin itong gatas. Ano natin. So, bali ito yung natimpla ko. Depende na lang sa inyo kung bet nyo yung ganitong klaseng style. Pwede din naman itong cream. But, I really prefer fresh milk and Alaska condensada. And then after mo, lagyan yung mga pampatamis. It's time to yan, mix-mix nyo na lang para at least ano yan. So, ganyan na siya. And depende na lang kapag lalagyan na siya, dadagdagan nyo or hindi ng gatas or kahit na ano pang ingredients na pwede nyo i-mix. Eto na yung aftermath ng simpleng strawberry, purely strawberry na salad. O, diba? And I will eat this all by myself. Ayan, oh. Kaya, titikim na tayo. Let's make tikim-tikim. So, ganyan siya. And, susubo na tayo. Sarap talaga ng strawberry. Tapos isa pa. Ayan. Panglaban sa COVID. Sarap, diba? Kung makikita nyo, marami pa siya. Oh. Ayan. And ito yung parang pampatamis niya. Yung combination ng gatas and condensed. So, isa pa. Yung tamis niya, yun yung vitamin C. Kaya medyo, hindi pala matamis. Sour. Ayan, kaya since medyo close yung sa strawberry farm, ang daming online seller sa Facebook. Yung iba naman naka ano sa Lazada or Shopee. Kaya yan. Between nag-range siya between 150 to 300 pesos per kilo. Ayan. So let's eat and be always safe from COVID.